Magandang araw. Narito na ang mga balita para sa mga oras na ito. Nagpahayag ng suporta ang Philippine National Police sa desisyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na i-veto ang proposed bill ng PNP. Layunin ng batas na ito na magkaroon ng iba't ibang opisina at palakasin ng mga administrative operational unit sa PNP. Ayon sa panayam kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, inaalala lamang ng presidente na baka magkaroon ng negatibong epekto sa administrasyon at pagkakapantay-pantay na trato sa kapulisan. Sa kabilang banda naman, kahit ano naman ang maging desisyon ng presidente, handa pa rin sila makipagtulungan sa administrasyon upang makapaglapag ng mas karapat-dapat na panukala na makakatulong palakasin ang kapulisan. Samantala, pinumpirma ng Department of Energy and Oil Price Rollback na epektibo na bukas July 16. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rodela Romero, asahan ang pagbaba ng presyo ng gasolina, diesel at kerosene. Maglalaro sa 70 centavos hanggang 90 centavos ang bawas sa kada litro ng gasolina, habang ang 1 peso hanggang 1 peso and 15 centavos ang tapya sa bawat litro ng diesel at kerosene. Paliwanag ng ahensya, konektado ang rollback sa mahinang inflation data ng China na nagpakita ng mababang demand. May kaugnay din umano dito sa pinsalang dulot ng Hurricane Beryl sa United States na naging sanhi upang ma-recover ang produksyon ng langis. Sa ngayon, nagpahayag na ng pagtalima sa oil price rollback ang kumpanya ng Shell Pilipinas at Sea Oil. Sa iba pang balita, hinilera na sa Quick Response Mode ang regional offices ng Department of Social Welfare and Development upang palawakin ng tulong sa mga nasalanta ng pagbaha sa Mindanao. Alinsunod ito sa direktiba ni Secretary Rex Gatchalian sa mga regional directors para sa mga naapekto ang pamilya na naging malawakang pagbaha dulot ng habagat. Una na naghatid ng tulong ang ahensya ng Family Food Packs para sa mga nasalantang biktima. Kabilang sa mga naapekto ang lugar ay ang Soksarjen, Sambuanga Peninsula at Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao. Sa ngayon, patuloy pa rin naikipag-usap ang ahensya ng LGU upang malaman ang mga naging sakop ng pagbaha at iba pang assistance na maaaring itulong sa mga nasalanta. At yan ang mga balitang aming nakalap hanggang sa mga oras na ito. Manatiling nakaantabay, magbabalik ang EuroTV News Update makalipas ang ilang sandali. Ako si Ryan Nacino, sumasaludo sa bawat Pilipino.